Morning guys! Welcome back to my YouTube channel. For today ay pupunta kami ng Padre Pio sa Batangas. Ngayon naman ay pupunta muna ako doon sa aming meeting place sa San Roque. Kaya ito, walking ang inyong person. Walking muna tayo for today. So wala akong masakyan pa. So ayan guys, mag-aabang lang tayo ngayon dito ng sasakyan papunta doon sa aming meeting place. Mag-aabang lang ako ng tricycle para papunta doon sa San Roque. Medyo may kahirapan sumakay kasi dito ng ganitong oras. Kaya wait lang tayo saglit. Guys, nandito kami ngayon sa Talisay, Batangas. Ayan, so kasama guys, kasi na Mona, si Mariel. So guys, and Jan. So, anong oras na Mariel? 7:35. Nakarating kami ng Talisay, Batangas. So, ayan, picture lang kami dito ngayon. Ay, maganda din. Guys, time check 8:38. Nakarating na po kami dito sa Padre Pio. Banyo na tayo! So, CCR muna daw po. Ayan. Kape daw po, kape. So, ano yung entry mo, Mariel? Bisita de banyo din. Bisita de banyo. So, ayan. Nandito pa lang po kami sa parking ngayon. Then, katapos ay pupunta na kami sa mismong simbahan. At maglilibat-libat na po dito. See you guys! So pagpasok mo, ito yung makikita mo, si Padre Pio at saka si Mama Mary sa kabilang side. Then, yung pagpasok, ayan, yung National Shrine of St. Padre Pio. Pagkatapos ay yung pinakasimbahan nila dito, yung Jubilee of Mercy. Yan, kung makikita niyo yung Jubilee of Mercy, yan dyan nagmimisa. Hindi ko na lang kinunan, yan, pagkatapos ng misa. Yun na lang, doon na lang ako kumuha ng video para naman hindi tayo nakaka-distract sa misa kasi ang daming tao at daming nagsisimba talaga dito at dumadayo para humiling ng mga kanilang mga prayer para sa kanilang kagalingan, sa kanilang mga sakit. So, ayan guys, yun yung pinakaloob ng isang simbahan dito. Ito naman yung pinakaharap ng simbahan. Ayan. Tapos sa harap ng simbahan, sa paligid ng simbahan, may mga ilang mga saint na statue na nakalagay din. Ito namang side na ito, ito naman yung nasa tabi nung simbahan na nakita nyo kanina. Yung parang tower dito, ito yung tinatawag nilang Mary Mother of Mercy. So, ayan guys. Ayan yung Mary, Mother of Mercy. Ayan. Pagpasok mo, ayan, may mga upuan. Pwede kang umupo dyan. Tapos, ayan, may Holy Family na may cross. Tapos may mga nakasulat sa side. Then, pag akit mo, ayan, makikita mo yan. Then, yung mga ano. Then, pag akit mo sa second floor niya, ayan, may makamakikita ka ng mga painting, mga larawan, tapos yung lugar sa mismong pinag-anuhan ni Padre Pio, ayan, painting ulit.
Then, kung sino yung mother niya at kay father niya. Tapos, kung ilang taon siya na nag-start maging pare. At ayan, tapos ito yung parang simbahan din ata yun. Tapos ayan, meron pang mga ilang mga kasaysayan ng buhay ni Padre Pio. Ang makikita mo naman dito sa second floor. Ayan. Ayan, parang simbahan ata din ito eh. Oh. Tapos, pag-akit mo naman ng third floor, ayan din. At meron din siyang mga ibang pang mga yung nangyari sa kanya doon sa naging pari siya, naging manggagamot sa mga ano, tao. Ayan. Yung mga nakasulat doon sa side na yan. Makikita nyo yan dyan. Mga painting pa rin. Meron ka pa rin makikita mga painting. Mga larawan niya. Ayan, o kapuha ng larawan. Tapos ayan, yung painting ng Padre Pio dito sa Batangas. Ayan. Which this rosary. Ayan, yung nakalong siya ay namatay na taon. Ayan. Tapos itong mga to. Ito yung mga nagpatunay ng miracle ni Padre Pio. Ayan. Tapos ito yung isa sa artista. Ayan. So, may mga ganyan dito sa ano naman to, third floor. Then, sa pinakataas, ayan. So, makikita mo naman yung kabuuan ng dalawang simbahan. Ayan. Tapos, yung paligid. Makikita mo na yung madaming tanawing dyan. Yan naman yung makikita natin sa pinakataas na nito. Kung lilibutin mo yung pinakataas. So, makikita mo yung ganda ng lugar. Tapos, ayan, balik tayo sa baba. Ito naman yung mapunta ng Sanctuary of Relic of Saint Padre Pio. So, ayan yung way. Papunta naman doon sa relic. Kung saan ay mga first class relic naman yung ating makikita dito sa museum ito. So, ayan guys, yung mga first class relic ni Padre Pio, yung makikita nyo dito sa museum ito. At talagang, yung mga makikita nyo dito is mostly ay blood na may mga blood, kaya mga blood ni Padre Pio na umano sa mga tela. Yung bang natalsikan or nahawakan ng ni Padre Pio na may dugo niya. Kaya siya naging first class relic. At yung iba naman ay meron din ditong mga parang buhok ni Padre Pio na nakuha, na ibigay din sa kanila. Iba-iba yung mga nagbigay ng first class relic na to dito. So ayan, may mga nakasulat naman dyan kung sino yung mga nagbigay nung first class relic na ito ni Padre Pio. Ayan, may mga nakasulat dyan. Ito yung hair from Padre Pio. Ayan, merong hair. May ano din. Iba-iba yan. Tatlong klase yan. So, ayan, yung una. Ito yung parang, ito ata yung hair niya. Ayan. So, tatlo siyang relic dyan na nakalagay. Tapos, ayan, may blood ulit. Blood ni Padre Pio na nakaano sa tela. Tapos, may mga ilan pa. Madami, ilan din yung mga nakalagay dito. Ayan. Talagang makikita nyo talaga yung mga iba-ibang first class dito na relic ni Padre Pio. And, ayan, yung statue niya na nakahiga siya. Himlay. So, ayan, dito na rin siya. Noon kasi nung pumunta ako dito sa Padre Pio ay hindi pa ganito yung, hindi ko to nakita kasi gabi na kami nakarating dito noon eh. So, hindi ko na napuntahan ito. Ngayon ko lang napuntahan tong mga relic ni Padre Pio. O,
Hindi ko na pinalampas yung pagkakataon na libutin ang buong Relic Museum ni Padre Pio, kasi minsan lang tayo makapunta nga dito sa National Shrine of Saint Padre Pio. Kaya ayan, nabigyan tayo ng pagkakataon ngayong araw na to na makadalaw sa kanya at makita yung mga iba-ibang relic niya. First class relic niya. Kaya talagang inisa-isa kong siyang libutin, tingnan, at talaga namang nakakamanghang tingnan siya. Sobra. And then, ayan yung kabuuan nung Relic Museum niya dito sa National Shrine of Padre Pio. Paglabas mo naman ng reliquarium niya, ay makikita mo naman yung pinaglalagyan ng Holy Cross. Ayan, ito yung pinakaloob ng Holy Cross, at ayan yung Holy Cross na merong glass. Ayan, ayan, ayan siya. So ito yung kabuuan nung pinaglalagyan ng Holy Cross. Tapos pagbaba mo, ayan, merong diyang ni Padre Pio at saka ni nakapako si Kristo. Then ito yung Saint Padre Pio Fountain of Hope. Ayan. Tapos ayan, meron din diyan yan. Tapos ayun yung Holy Water Sanctuary. Mamaya pupunta tayo dyan. Pero dito muna tayo sa Chapel of Light. Ayan, sa Chapel of Light muna tayo pupunta. Ayan, dyan. Ito yung Chapel of Light. Ayan yung kahabaan ng Chapel of Light nila. So, ayan. Yung pwede kang magtirik ng kandila. Ayan. Tapos ako sa pinakatabi ng Chapel of Light ay merong, ayan, nakapako si Kristo. Tapos, ayan, balik tayo dito sa Holy Water Sanctuary. So, Holy Water Sanctuary niya. So, ayan, may mga painting sa itaas. Nakalagay dyan. Then, si Padre Pio na nakaupo doon sa pinagdaanan ng tubig. Ayan. Ayan yung sinasabi nila na nakakapagpagaling. Iba ay nakuha ng tubig yan. Tapos ito naman yung Divine Mercy Sanctuary for poor pilgrims. Yan, ito naman siya. Yan, ito nagmimisa rin siya dito. Yan, nagmimisa rin sila dyan. So yan yung makikita ninyo. Pabilog din siya. Tulad nung nasa unahan, yung pinagmimisahan kanina. So yan, may mga upuan, tapos may mga Our Lady of Manawag din sa mga paligid. Tapos sila Padre Pio na yun din makikita ninyo. So, ayan. Ngayon yung pinaka parang altar niya. Pinaka talagang ganda. So, ayan yung buong paligid. Ang oras na yan ay may ikakasal kasi, kaya ayun, may igayak sa unahan. May igayak din sa dito naman gagawin yung kasal. Ayan. Kaya, ayan, meron ding relic dito. May relic din dyan. Then, ayan. Like tayo dito sa pinaka, ito, nasa pinakagitna ako nito nakapwesto. Then, ayan, yung buong kabuuan noong para simbahan dito din. Ayan yung kabuuan niya. Lawak din niya. Sobrang lawak. Actually, napakalawak ng lugar na ito. Ito yung pinaka-aisle. So, ayan, kung makikita niyo yung kabuuan naman ng altar. Then, ito naman yung Station of the Cross nila. So, ayan. Napakalawak din ng Station of the Cross. Ayan. Ang una, syempre, yung Last Supper. Ayan, Last Supper. So, ayan, sunod-sunod na yan. Yung by Station 2. Ito yung 3.
Ito naman yung station 4. And station 5. Station 6. Ayan yung station 6 niya. Station 7. Station 8. Then, station 9. Yeah, station 9. Actually, guys, malapit na naman ang Holy Week. Ito yung isa siguro sa mga talagang dadayuhin ng mga tao. Yan, station 10. So, mga dadayuhin ng mga tao to para sa pilgrimage. Talagang dinadayo ito. Ito isa sa mga dadayuhin talaga. And station 11. Station 12. Station 13, and then the last is station 14, yung susunod, yan. So talagang dadayuhin ito, panigurado, ngayon darating na Holy Week. So ayan guys, nakatapos na kami mag-misa dito sa Battery Video, nakapagkikot na rin. Pupunta naman kami ng isa pa kami pupuntahan.